Tama ng programang ito. Noon at ngayon, GYPR, una sa balita. Narito ang inyong tagapagbalita, Ruth Rodriguez. GYPR, Balita Tanghali. Magandang tanghali, lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan, araw ng Miyerkules, September 14, 2022. At narito na ang mga balita ngayong tanghali. Pagdideklara ng state of emergency dahil sa napipintong power crisis, pagdedesisyonan ngayong araw ng city government. Polygraph test sa suspect na Jubilin Galliano case, nakatakdang isagawa ngayong araw ng NBI team mula Maynila. First District Rong Congressman Egay Salbame, may nahanap na solusyon sa nakaambang problema ng kuryente rin sa Calamianes Island. At meeting ng City Development Council kasalukuyang sinasagawa ngayon sa City Hall. Sa police report, motorsiklo sumalpok sa shuttle van sa Barangay Santa Lourdes. Sa baritang kuyunon, dugang mga library, kaministira na God masolusyonan ang pagbaba ang kalidad ang edukasyon sa Pilipinas. Sa balitang showbiz, OPM icon singer na si Juna Polisticos patayd sa Puerto Princesa. At sa balitang good vibes, magandang larawan ng San Carlos Valley sa lungsod na kuha ni Allen Shooters, hinangaan online. Ang detalye ng mga balita makalipas ang ilang sandali. Sa mahigit 10 taon, ang City Nickel Mines and Development Corporation ay nagsasagawa ng responsabling operasyon ng pagmimina sa bayan ng Nara at Sofronio Española, lalawigan ng Palawan. Layunin namin na magdala ng kaunlaran sa aming mga mining communities bilang partner ng pamahalaan. Bahagi ng aming paglalakbay ang makapaghatid ng tulong sa pamamagitan proyekto, programa at gawain na naaayon sa kanilang pangangailangan upang maiangat ang antas ng pamumuhay. Nitong dumating ang City Nickel Mines, unang-una na doon nakapagbigay sa amin ng employment. Marami sa taga-Pulot Interior ang nagkaroon ng trabaho. At unang-unang nasagot sa aming pinaka-problema, nagkaroon kami ng isang covered court. Patuloy pa rin naming pagsisikapan ang bawat taon na kasama kayo sa pangangasiwa ng tapat sa kapaligiran at pamayanan. Ito ang istorya sa likod ng aming responsableng pagmimina. City Nickel Mines and Development Corporation. Sa responsableng pagmimina, may ginhawa. Bongga! Wala paraan, kaya ipalawan mo na! Pars! Saya mo ah! Ibang dami mong bayarin? Pars! Palaparaan sa Palawan Pawn Shop! Alam mo kung ba't Palawan? Dinala ko ang alahas ko. Ma'am, 1% lang pag natubos within 11 days. High appraisal pa! Correct, ma'am. Mabilis pang mag-renew sa kahit saan sa napakaraming naming branches. Automated pa kami, ma'am. Kaya walang mali sa kwenta. May text reminders pa para iwas penalties. Bongga! Mapagkakatiwalaan talaga! Ako naman, Mars. Palaparaan. Sa Palawan Express, pera padala. Padala ho kay Madir. Sir, napakamura ng charge dito. Madali pa magpadala at mag-claim. Napakaraming branches pa. Kaya gusto ko dito sa Palawan. Walang kuskus balungos. Maya-maya. Hello? Anak, salamat. Eto, hawak ko na ang cash. Ang bilis. Bongga! Palaparaan. Kaya ipalawan mo na. Alam mo ba na ang industriya ng pagmimina ay may malaking na itutulong
sa lokal na ekonomiya ng isang bayan o barangay, may kabahagi ang barangay, munisipyo at probinsya mula sa buwis ng isang minahan. Nagbabayad din ng malaking halaga ng real property tax ang kumpanya ng minahan direkta sa munisipyo. Aabot sa 3,000 residente ng munisipyo ang mabibigyan ng trabaho. Kapag may sweldo, may gagastusin at lalakas ang lokal na ekonomiya. Hindi pa kasama rito ang benepisyo mula sa mga programa at proyekto ng minahan sa komunidad at royalty ng mga katutubo. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay nyo sa pag-asenso. DYPR Balita Tanghali. Apat na puti isang minuto makalipas ang alas 12 sa detalye ng ating balita pagdeklara ng state of emergency dahil sa napipintong power crisis pagdidesisyonan ngayong araw ng city government. Ang detalye ng balita mula kay Romy Luzares. Kung kailangan ba na magdeklara ng state of emergency ng pamahalang panlungsod dahil sa nakambang krisis sa kuryente sa katapusan ng buwang ito. Sabi ni Mayor Lucilo Bayron, kailangan muna na unahin na maibigay ng siyudad ang kailangang advance payment ng estimated bill ng buong city government sa tatlong buwan na October, November at December para mapigilan ang malawakang brownout sa buong lungsod at lalawigan. Nakapagpadala na rin ng sulat ang city government sa NAPUCOR para sa clarification ng dapat na bayaran ng NAPUCOR sa Delta P na inaantay ng alkalde dahil nakakasulat lang nila sa NAPUCOR kung saan natanggap naman nila ang liham nitong Biyernes lamang at Lunes na nila ito naaktuhan. Sa ngayon, ang nakikita ni Mayor Bayron na maging sagot sa ganitong problema sa kuryente ay ang pagkakaroon ng waste to energy at iba pang mga renewable energy para hindi ganito ang kinakaharap na problema. Bagamat naghahanap pa ng ang siyudad ng proponent sa para dito sa makakapag-supply ng renewable energy sa Port Princesa. Nakausap na rin ni Mayor Bayron si Congressman Edward Halvidor na para magkatulungan sila kasama pa ang iba pang mga congressman ng Palawan para sa paggawa ng hakbang para mamagitan sa posibleng mangyayaring krisis sa kuryente. Sabi ng alkalde para sa mga mamamayan ng lungsod, ginagawa nila ang lahat ng paraan para mahanapan ng sagot sa problemang kinakaharap. Pero hindi na papayagan na o hindi papayagan ng alkalde na maging ang mga ordinaryong member consumer ng Paleco ay magbigay din ng advance estimated bill para sa tatlong buwan dahil mahirap pa umano na kausapin isa-isa ang 1,000 power consumers ng buong lungsod. Kaya sinalalang sa city government ang gagawa ng paraan para ito ay masolusyonan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Mayor Lucilo Bayron. Siguro magkakaroon ng desisyon dyan kasi siguro pinakauna maibigay muna natin yung advance na ng estimated deal natin ng October, November, December. Ang pinakamagandang solusyon dito talaga yung waste to energy, yung renewable energy, ang source ito yung ganitong fuel kasi kita mo nag-gera lang doon sa Ukraine. Yes. Nakakulong na tayo. Nakakulong-problema na tayo. Si Congressman Ed lang ang aming kausap. Pinakiusapan ko si Bob na siya na ang mag-handle ng mga congressman na nasa labas ng Port of Princesa. Wala pa. So, nagpupus tayo na magkaroon tayo ng renewable energy resources. Ang tinig ni Mayor Lucilo Bayron, Romy Luzares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. Maraming salamat, Romy Luzares, sa ibang balita pa na katakdang isa ilalim ngayong araw. Sa polygraph test, si Leobard Dasmariñas ang isa sa dalawang suspect sa Jovelyn Galiano case. Ayon kay NBI Palawan Special Investigator Cedric Abay, ngayong araw ay darating sa lungsod ng Puerto Princesa ang team ng NBI mula Maynila at ngayong araw din sila magsasagawa ng lie detector test kay Dasmariñas. Si Leobard Dasmariñas ay una nang umamin sa krimen. Samantala, lumabas na rin ang DNA examination na isinagawa ng National Bureau of Investigation sa mga buto na natagpuan sa sityo Pulang Lupa sa Barangay Santa Lourdes.
Pero tumanggi muna ang NBI Manila na sabihin kung positibo o negatibo ang resulta ng DNA test. Sa ibang balita pa, First District Congressman Egay Salbami may nahanap na na solusyon para sa nakaambang problema ng kuryente din sa Calamianes Islands. Ang detalye ng balita mula kay Jenny Bilmonte. Agad nagsagawa ng pagpupulong ang tanggapan ni Palawan First District Congressman Egay Salvame hinggil sa napipintong suliranin ng kuryente sa Calamianes Group of Island kaugnay pa rin ng hindi pagbabayad ng National Power Corporation ng kanilang subsidies sa mga independent power producers tulad ng Bazuanga Electric Cooperative at Calamianes Island Corporation. Sa pakikipag-ugnayan ni Congressman Salvame kasama ang APEC party list ni Congressman Sergio Dagok sa National Power Corporation, National Electrification Administration, Department of Energy at mga LGUs ng Bazuanga, Mayor Beth Cervantes, Coron Mayor Marjorie Reyes, Culion Mayor Virginia De Vera at Linapakan Mayor Emil Neri ay napagkasundo ang walang magaganap na blackout sa nasabing area at magiging tuloy-tuloy ang operasyon ng Biselco. Sa panig ni Dagok at Salva, may gagawa sila ng aksyon sa Kongreso na taasan ang budget ng NAPOCOR upang maituloy nito ang pag-supply ng bunker fuel sa mga IPPs. Sa dati kasing budget ay nasa 35 to 40 pesos lamang kada litro ang presyo ng langis na malayo sa kasalukuyang presyo nito ngayon na umaabot sa 87 pesos kada litro, kung kaya halos ubos na ang pondo ng NAPOCOR. Gagawa rin ng paraan ang kongresista ng Norte ng paraan na kausapin ang fuel suppliers na ituloy lang ang supply sa Calamianes, at kung sakaling hindi pumayag ay may iba pa itong pwedeng kausapin na maaaring pumalit. Sinabi rin sa pahayag ng mambabatas na panandaliang solusyonan pa lang ito sa ngayon dahil tinatrabaho na niya ang mas matagalang solusyon, ang pagtatayo ng mga renewable energy sources at hindi nakadepende sa fuel na irregular ang presyo. Ang pag-action ni Congressman Salvame ay dahil sa ipinarating sa kanyang mga sangguniang resolusyon na humihingi ng tulong sa kanyang tanggapan para agapan ang napipintong problema sa kuryente. Jenny Rose Tan Belmonte para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. DYPR Balita. Maraming salamat, Jenny Belmonte. Ang City Development Council nagsasagawa sa kasalukuyan ng pagpupulong at naandon si Romy Luzares. Romy? Kasalukuyang isinasagawa, hindi pa nagkakaroon ng break ang isinasagawang full council meeting ng City Development Council, kung saan ito yung binuo ng city government para pag-usapan at na maglatag ng mga proyekto na gagawin sa buong lungsod ng probinsya, sa tulad ng ginawa ng provincial disaster ng provincial development council, kung saan isinagawa ito nakaraan sa Asturias, ito namang sa city ay dito sa U Hotel, kung saan same ng kanilang proseso ay hinati ang buong officials ng mga barangay, city at iba pang mga sektor na kinabibilangan para maghanap o ilatag ang kanilang mga proyekto na dapat na magawa sa loob ng tatlong taon na mula sa susunod na taon na 2024 hanggang 2025, kasama na itong 2023 na kung sakaling hindi kayanin ay papasok ito sa projects ng taong 2024 hanggang 2025, kung saan bilyong pondo rin na ang kailangan dito dahil sa nakikita nating presentation ng iba't ibang sektor na ipinapakita dito, at karamihan dito ay mga problema sa kalsada, yung paglubog ng kalsada dahil sa kawalan ng drainage system sa buong lungsod ng probinsya, sa mga kalsadang siyam na taon o mahigit pa na hindi na isa sa ayos at pinoproblema ng bawat mga barangay. At marami pag-usapin na nakapaloob dito, at hanggang sa ngayon nga ay dapat hanggang alauna lang ng hapon na ngayon ang schedule na ito ng CDC ay hindi pa nagkakaroon ng break para
ipon at maisa, mapagkaisa yung lahat ng mga nilalaman ng pinag-uusapan nila dito. Kasi tulad ng ginawa ng probinsya ay lilikumin kung gaano kalaki ang pondo na kailangan sa lahat ng mga proyekto sa bawat sektor. So sa kasalukuyan ay nasa open forum sa lahat, sa huling parte nung nagbigay ng kanilang presentation itong sa environment at kasama na yung mga projects ng lungsod at na andito rin ang mga taga-PWH, City Engineering at lahat naman dapat sumagot sa mga usapin ng katanungan ng karamihan ay mga punong barangay na naandito. Yung ibang detalye nito sa usapin ng kung gaano kalaki ang posibleng pondo na dapat na ihanda at ilaan ng siyudad para sa mga proyekto, abangan na lamang sa mga susunod na mga update natin na dahil sa ngayon na hindi pa sila natatapos at na i-consolidate ang lahat ng dapat na mapag-usapan na sa ongoing CDC meeting na ito. Romel Osares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palaway niya. Maraming salamat, Romel Osares. Ang ibang detalye ng balita sa aming pagbabalik. Na ang nickel ay panlima sa pinakamahalagang mineral sa mundo? Ginagamit ang nickel sa paggawa ng iba't ibang mga kasangkapan at estruktura. Ang nickel ay resilient o matatag, hindi kinakalawang, hindi madaling matunaw at ductile o maaaring ihulma at manipisin ng hindi nababali o nasisira. Mahigit 2/3 o 67% ng namiminang nickel ang ginagamit sa paggawa ng stainless steel na isang uri ng alloy o bakal. Maraming bagay ang nagagawa gamit ang stainless steel, mula sa simpleng kubyertos hanggang sa pagbuo ng mga komplikadong spacecraft. Malaki ang naiaambag ng nickel sa engineering at construction industries. Nakakatulong ito para hindi matunaw ang mga estrukturang gaya ng tulay mula sa matinding sikat ng araw at para hindi agad kalawangin kahit mabasa ng ulan. Dahil anti-corrosive o hindi madaling kalawangin ang nickel, nagbibigay ito ng di matatawarang proteksyon para sa iba't ibang mga estrukturang pandagat. Sa pamamagitan din ng nickel, nasisiguro ang pagdaloy ng malinis na tubig na ating kinukonsumo dahil tumatagal at hindi kinakalawang ang mga tubo. Nababawasan din ang pagtagas ng tubig dahil matibay ang mga ito laban sa lindol at masamang panahon. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng nickel sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay ninyo sa pag-asenso. DYPR, Balita Tanghali Report. At sa ating police report, motorsiklo sumalpok sa shuttle van sa barangay Santa Lourdes, Dedon Arrival, sa ospital ng Palawan. Ang balita mula kay Romy Luzares. Romy? Alas 6 ng umaga kanina nang maganap ang aksidente na iyan na kung saan na ipinaganap sa bahagi ng National Highway ng Barangay Santa Lourdes. At ang involved na masasakyan ay Honda XRM motorcycle at shuttle van. Kung saan ang motorsiklo ay minamaneho ng isang May Chiflor Constantino Amar, 31 anyos, may asawa with driver's license at residente ng Purok Gumamila, Santa Monica, na driver ng Honda XRM Black Yellow. At ang kabanggaan naman ito ay ang Bantuyota High-Ace Commuter with plate number AAP5922. Ang driver nito ay si Proji Factor Gabo, 45 anyos, may asawa at residente ng Libes Road, Barangay San Pedro. Ayon sa investigasyon ng City Police Office, pagdating sa lugar ng pinangyarihan ng aksidente, ay pumasok daw sa linya ng van ang motorsiklo na papasok ng poblasyon, samantalang ang van naman ay palabas ng Puerto Princesa. Dahil doon sa lakas ng impact ay nakalat
nagkad ang motorsiklo ng halos 10 metro mula ng Mabanga at tumilapo naman ang sakay nito kung saan agad naman daw itong dinala sa ospital ng Palawan pero idiniklara ng death on arrival ng doktor ng ospital ng Palawan. Pamela Rosales, para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. Maraming salamat, Romy Rosales. Sa baritang kuyunon, dugang mga library kaministiran agod masolusyonan ang pagbaba ang kalidad ang edukasyon sa Pilipinas. Ang baritang kuyunon, yatad ka natin ni Ms. Nanette Pijap Cotrampe. Si Deputy Speaker Ralph Recto kaministiran din ang gobyerno nga tapuson ang pagpatadeng sa pagwati mga library sa tinga ang mga report ng Pilipinas sa kaurianan ng ranggo sa pagbasa ig pagintindi sa isang survey sa 79 ka mga nasyon ang dagon nga 2018. Ang pagpatindig ng mga library ay ingwinani budget sa DepEd bilang isang special nga proyekto nga misa diling pondo. Ang sa kaurian nga pondo ing tawang 2006 pa sa palor nga 120 million pesos para sa pagpatindig 60 ka library ig 12 ka mababal nga learning resource centers. Ang programa na sambit pa sa 2014 budget iang DepEd pero ara rin na pati uma ng agdarason nga dagon. Kasi pa sa dagon nga 2023 ay makairagdenda uman sa mga pupunduan ang mga library tingad nga isarang importanteng parte ang mga eskwela ng magkatiniri lugar para sa dugang a kinalaman. Sigurado nga ang ating mga kabataan ay magkatinir umani pagmalas na pagadaan igang pagwati mga sentro para sa mga libro ay maimong maimpisan umanan ng pagigma sa pagbasa, dugang panirekto. Sa pagsambit ang karapagan nga dyan, si Congressman Sal Dico nga agapanguna sa House Committee on Appropriations, agapanawagan da sa Department of Information and Communications Technology, Secretary Ivan Uy, nga pati kasagan ang pagbabay ang bayad sa internet igpadasiganan ng koneksyon. Ang pagtambirangan ni ang mga library ig internet providers ay magaresulta sa matandes nga pagaradalin nga mabawal ang katatabang sa estado at ang edukasyon sa dati. Nanette Pediaputrampe para sa DYPR, baritang kuyunon ang sakaunan sa tagipuso ni ang mga Palawenyo. Matamang salamat, Ms. Nanette Pijap Cotrampe, ang showbiz balita at good vibes sa aming pagbabalik. Sa mahigit 10 taon, ang City Nickel Mines and Development Corporation ay nagsasagawa ng responsabling operasyon ng pagmimina sa Bayan ng Nara at Sofronio Española, lalawigan ng Palawan. Layunin namin na magdala ng kaunlaran sa aming mga mining communities bilang partner ng pamahalaan. Bahagi ng aming paglalakbay ang makapaghatid ng tulong sa pamamagitan ng mga proyekto, programa at gawain na naaayon sa kanilang pangangailangan upang maiangat ang antas ng pamumuhay. Sa kabila na hirap sila, tatay, nanay, dahil sa eskola kung ba't kami nakatapos, kaya malaki na itulong ng eskolar sa amin kung ba't nandito kami na nagtatrabaho at nakakatulong na din sa kanila. Ang City Nickel po, nagbigay ng mga help station. Patuloy pa rin naming pagsisikapan ang bawat taon na kasama kayo sa pangangasiwa ng tapat sa kapaligiran at pamayanan. Ito ang istorya sa likod ng aming responsabling pagmimina. City Nickel Mines and Development Corporation, sa responsabling pagmimina, may ginhawa. Kailangan magpadala ng pera pero nag-aalinlangan kung safe o kung matatanggap ba agad? Huwag magalala. Hashtag palaparaan yan sa Palawan Express pera padala. Alam nyo kung bakit Palawan? Cash agad ang matatanggap ng pinadalhan ko. Walang kuskus balungos. Mababa pa ang service fee at napakarami pang branches nationwide kaya madaling magpadala at mag-claim. Kaya kung pera padala ang usapan, para sa mga maparaan, ipalawan mo na. For more info, visit the Palawan Pawn Shop official Facebook page. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Alam mo ba na ang nickel ay panlima sa pinakamahalagang mineral sa mundo? Ginagamit ang nickel sa paggawa ng iba't ibang mga kasangkapan at estruktura. Ang nickel ay resilient o matatag, hindi kinakalawang, hindi madaling matunaw at ductile o maaaring ihulma at panipisin nang hindi nababali o nasisira. Mahigit 2/3 o 67% ng namiminang nickel ang ginagamit sa paggawa ng stainless steel na isang uri ng alloy o bakal. Maraming bagay ang nagagawa
gamit ang stainless steel mula sa simpleng kubyertos hanggang sa pagbuo ng mga komplikadong spacecraft. Malaki ang naiaambag ng nickel sa engineering at construction industries. Nakakatulong ito para hindi matunaw ang mga estrukturang gaya ng tulay mula sa matinding sikat ng araw at para hindi agad kalawangin kahit mabasa ng ulan. Dahil anti-corrosive o hindi madaling kalawangin ang nickel, nagbibigay ito ng di matatawarang proteksyon para sa iba't ibang mga estrukturang pandagat. Sa pamamagitan din ng nickel, nasisiguro ang pagdaloy ng malinis na tubig na ating kinukonsumo dahil tumatagal at hindi kinakalawang ang mga tubo. Nababawasan din ang pagtagas ng tubig dahil matibay ang mga ito laban sa lindol at masamang panahon. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng nickel sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay ninyo sa pag-asenso. DYPR Balita Tanghali Showbiz Balita. At sa ating showbiz balita, OPM icon Jun Polistico's patid sa lungsod. Ang showbiz balita hatid ng showbiz insider Joel Contribida. Showbiz balita. Spotted ngayon dito sa Puerto Princesa ang legendary OPM singer na si Jun Polistico. Sa katunayan, nagkaroon ito ng private concert kagabi para sa birthday celebration ng kilalang ama ng Palawan Pawnshop na si Sir Bobby Castro. Ayon sa mga sources, close friends si Sir Castro at ang singer na si Jun Polistico na dati na rin nagpe-perform sa mga birthday show ni Sir Bobby. Huli itong naging bisita noong 2018 sa mismong birthday din ni Sir Bobby. Si Jun Polistico ay sumikat noong 80s. Siya ang original song singer ng kumanta ng Sana'y Maghintay ang Walang Hanggan na ilang beses nang ginagamit na theme song sa mga teleserye at pelikula. Dati siyang member ng Society of Seven na nakilala sa mga show sa Hawaii hanggang sa lagyan itong nag-show sa Pilipinas. Joy Contribida para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. Showbiz Balita, Balitang Good Vibes. At para naman sa ating balitang Good Vibes, patok ngayon online ang larawang kuha ni Alin Shooter na San Carlos River na aerial o drone shot kung saan makikita ang kilalang San Carlos Valley na natatanaw sa Barangay Bakungan. Kuha ito ni Alin Rapuez at Gregorio Jacobo para sa Bakungan Tourism na magsasagawa ng event para ipakilala ang turismo sa isa sa pinakamalaking barangay ng lungsod na matatagpuan ang Nagtabon Beach. Marami sa mga nag-share at nag-comment sa larawan na sobrang nagandahan sila. Hindi mo raw aakalain na ganun kaganda ang bahaging ito ng San Carlos at ang malaahas na kurba ng ilog nito na diretso na ng dagat. Nagpaganda pa rito ang mayabong na bakawan o mangrove at puno sa paligid kung kaya sobrang gandang tanawin ayon pa sa mga nagkomento. Inilaban din ni Allen ang nasabing picture sa Guru Apps na may paligsahan sa pagandahan ng picture ng iba't ibang destinasyon. Balitang Good Vibes! At yan na po ang kabuuan ng mga balitang ating nakalap ngayong Miyerkules ng tanghali. Maraming salamat sa pagsubaybay hanggang bukas ng umaga, alas 6 hanggang alas 6:30 na DYPR Balita dito pa rin po sa 95.11 FM. Ako si Ruth Rodriguez. Magandang hapon. Inyong napakinggan ang DYPR Balita. Noon at ngayon, DYPR, una sa balita. Hanggang bukas. Dito sa 95.1 FM.